Magluto tayo ngayon ng paksiw. This is our fish. Fresh pa siya galing sa fish market. Then, okay guys, naglagay ako ng anong tawag dito sa atin? Kamyas. Iba kung sa Ilonggo pa. Kamyas, dried kamyas. Konti lang, kasi konti lang yun yung fish natin. Ito yung naglagay ako ng kamyas, tapos nalagyan natin siya ng onion. Let's add our onion. Yan, konti lang. Okay. Then, let's add our ginger. Something like that. So, nag-add na ako ng ginger, tapos mag-a-add tayo ng ating garlic. Siguro mga dalawang garlic lang. So, ito, mag-a-add ako ng garlic. Tawag dito? Sa English nito. Tama, garlic. Sorry. First time. So, mag-a-add tayo ngayon. I-add natin itong mga fish. Lalagay na natin kasi nalagay na natin yung naglagay tayo ng dried kamyas, tapos garlic, onion, at saka ginger. So, mag-a-add tayo mga isda dito. Yan, ang ganda. Parang hilera lang natin para maganda. Pag kinuha mo kasi siya, maganda pag nakaayos. Kasi hindi siya minsan napuputol. Siyempre, pag naluto na sa suka, siyempre, lalambot na siya. Pag kinuha mo siya, medyo nagaano siya. Kasi fresh pa to. So, iyan, naglagay na rin ako ng sili. I salt first to. Lagyan na din siya ng pepper na para yung lasa manunuot na sa isda. Ganun. I really love pepper. So, ngayon, mag-a-add ako. Konti lang. Lagyan natin ng konting tubig kasi syempre, sobrang asin naman to. Ganito lang siguro. So, lagyan pa natin ng tubig. Yan. So, minsan, iba, naglalagay pa ng dried kamyas. Ito yung dried kamyas ko. Pwede din mag-add tayo ng konting sibuyas. Yung sibuyas kasi yung lasa niya minsan matamis eh. Kaya, mag-add tayo kasi syempre para mas balance yung asim, tamis, at saka mamaya, lagyan natin siya ng konting patis pag nakuluan na. So, ayun. Gusto ko pa naman may sabaw-sabaw. Ang aking paksiw.